So hello mga kapops, magandang hapon din sa inyong lahat ulit, no? Pops Rabbit 3 Philippines. So ngayon is i-share ko sa inyo kung ilan po lahat yung ating buntis na mga nganak ngayong 24 at saka 25 mga kapops, no? At magbibigay din ako ng tips sa inyo sa pag-aalaga din ng mga rabbit or sa pag-aalaga ng mga may anak na doe or dam. Yan, napapansin nyo may mga anak sila. So ano ba yung mga diskarte or tips ko na paano sila aalagaan, no? Pero kung bago tayo magsimula, kung bago ka pa lang sa akin channel, huwag mo na kalimutan mag-subscribe at click ang bell notification para updated ka sa mga bagong video natin or sa mga bagong content natin na ipapalabas. So simulan na natin, tara! So yun nga mga kapaps, no, ang gagawin pala natin is bibilangin natin kung ilan po yung buntis natin. So ang gagawin natin ay hindi na lang natin taasan yung boses natin para po hindi po sila gagalaw. So napapansin niyo yun mga kapaps, no, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So lahat yan po mga kapaps, no, is buntis po sila. At saka dito yung dalawa din dito. So may dalawa din dito, yung sa taas, tatlo pala, 1, 2, 3. So may tatlo din dito sa taas na buntis. So meron po tayong 13 heads na mga mother na buntis. So lalapitan natin mga kapaps. So napapansin ninyo yung kulay gray. Yan. Yung kulay gray na yun mga kapaps is buntis po siya, no? Yan po is upgraded po siya, upgraded LNZ, tapos chinchilla, tapos local New Zealand white, buntis din, at yung ating F1 Cali, buntis po diyan makapaps, at saka yung ating upgraded Cali, LNZ ang mama, buntis din makapaps, papa po nito F1 Cali, tapos ito yung ating upgraded din na Cali, tapos ito din yung ating upgraded din na Cali. At ito ating, ito naman yung F1 natin na lion head. So ang mama kasi nito mga kapaps is a local New Zealand, tapos yung papa nito is pure lion head. So ang ginawa ko naman dito, pinabred natin siya sa pure na lion head. So magkakaroon po tayo ng F2 nito, na paglabas magkakaroon po tayo ng F2 na lion head. So ito din, local New Zealand. So buntis din yan mga kapaps, no? At saka ito din brown, local New Zealand din. Buntis din ito mga kapaps, no? Yan, napapansin nyo naman lahat yan sa mga chan nila. At ito naman din local New Zealand din, buntis po din yan mga kapaps. So yan, napapansin ninyo. So lahat po sila is buntis. Yan, meron po tayo dyan buntis. Yan natin mga upgraded. Buntis din yan mga kapaps. F1 Cali natin. Yan. So napapansin ninyo mga kapaps, sa lahat po ng mga sa lahat ng chan nila, malalaki po talaga. Yan. Ito is ngayong 24 at saka 25 mga nganak po sila mga kapaps. So yan, napapansin niyo mga kapaps, sila po is nagpapahinga. So ang nangyari kasi nito mga kapaps, no, ang ginawa natin, nagbreed po ako. Sa isang araw, sa isang pack is dalawa, isa sa umaga at saka isa sa hapon. So ang dapat naman talaga is tatuloy, once a day, tapos pag kinabukasan wala pahinga, tapos bukas naman. Pero ang pack ko kasi mga kapaps, no, ay hindi ko naman din palagi ginagamit. Siguro ginagamit ko lang sila is once a month, twice a month. So sigurado na marami pong pundo yung mga back natin, at binibigyan din naman natin sila ng vitamin. So ibig sabihin okay po sila. So sa experiment ko ngayon sa twice a day, isa sa umaga at saka isa sa hapon, ang nangyayari is naging successful naman. At yung 10 at 13 pala, yung 13 nakasali dito, yung dalawa, yung upgraded palomino natin at saka yung ating local New Zealand, at saka yung ating local New Zealand na isa, is 100% na pregnant po sila. Kasi kung bakit marami nagtatanong, pinabred nila, bakit daw hindi nabubuntis? So ang ginagawa ko nga mga kapaps, no, ay tinitimbang ko po sila.
hindi pa sila na-breed is tinitimbang ko na sila. After natin sila i-breed is 15 days, no? Simula na na-breed sila, pagka 15 days is imo-monitor natin sila kaagad or titimbangin natin sila ulit. Pag mas bumigat po sila, ibig sabihin po nun is buntis po sila. Basta po mga kapaps, pag mas sa 15 days na po yan, kung gaano kadami yung binibigay ninyo na pellet or kahit yung grass, kahit sabihin natin kung gaano kadami dapat hindi magbago sa 15 days, yun pa din para mamomonitor ninyo kung bumigat po ba yung rabbit ninyo. Pag once bumigat po sila ng 400 grams, ibig sabihin 300 to 400 grams, ibig sabihin po 100% na buntis po sila. Pagdating na mo ng mga 3 weeks and half, sobra 3 weeks is makikita ninyo po na yung tiyan nila na lumulobo at parang bumibitay na po. At parang na po silang natutulog. Tapos, after nyan, magwa 1 month siya kasi nga 30 days po talaga is mga maintindin si mga anak, 100% na po yung mga alaga natin. 1 week or 5 days before sila mga anak, dapat maglagay na po kayo ng nest box sa kanilang mga lagayan. Ako, mamaya, baka maglagay na po ako ng nest box mamaya kasi nga sa 24 at 25 is mga anak na sila. Minsan kasi ang ginagawa ko, 1 week bago sila mga anak, nilalagyan ko na para po yung nest box nila is maano nila kaagad at doon talaga sila mga anak. Kasi minsan kasi mga kapapso, nakatry na rin ako na naglagay ako ng nest box 2 days to 1 day na lang nanganak na sila. Ang problema, hindi sila nanganak doon sa nest box. Bakit? Kasi nga hindi nila nagustuhan kasi bago mo pa nilagay at biglang siguro may plan na yung mga mother doe natin na doon sila mga anak sa gilid tapos nilagyan natin ng nest box, so hindi sila mga anak doon kasi nga hindi nila naaamoy yung sa nest box yung gusto nilang anakan. So napapansin ko lang yan, no, sa akin lang based on my experience, disclaimer lang. Sa akin, pag once po late ko na binigay yung nest box nila, ay hindi po sila nanganak talaga sa nest box, kundi mismo doon sila sa labas. So ang ginagawa ko, 1 week or 5 days to 4 days before sila manganak, is nilalagay ko na po yung nest box nila para po mapaghandaan nila, malalagyan nila ng mga toyong dahon, mga balahibo nila, kahit ano-anong mga pwede nilang ilagay. Basta wag lang po kayo ang gumawa or maglagay po sa nest box ng anak nila kasi nga hindi po sila aanak dyan. Sigurado 100% na hindi sila aanak pag was po ikaw ang nag-decorate or nag-design or naglagay na mga kahit anong ilagay mo sa loob ng kanilang nest box. Hayaan mo po na mismo yung rabbit ninyo ang maglagay ng kung ano ang ilagay nila. So pwede kayo maglagay ng mga tayong dahon sa loob lang ng screen or sa kanilang grass feeder. Hayaan ninyo na sila ang kukuha dyan. Tapos pag was nanganak na po yung rabbit ninyo sa loob ng nest box, pwede po kayo maglagay ng mga tuyo, kagaya ng mga papel or mga tuyong dahon, pwede po kayo maglagay sa gilid lang po para po yung mother doe is kukunin niya po. Kasi may mga mother doe na mga anak ay hindi po maglalagas ng balahibo. So kawawa po din yung mga kids kasi malalamigan po sila. 1 day to 4 days ay hindi pa po lalabas talaga na 100% yung mga balahibo nila. Balat pa lang po. Pagdating ng 5 days, 6 days to 7 days, doon na po lumalabas yung balahibo nila. So sa unang linggo is nalalamigan po yan. So dito naman sa kabila, meron po tayo ditong pure palomino. So yan mga paps na pure palomino po ito. Ito po yung ano niya mga paps. Pure palomino, date of birth niya August 25, 2021. So ulan ko na ilagay, tapos date of ano niya, winning is nung ano lang po, October 30, 2021. Kulay niya golden, tapos yung air tattoo niya LP52. Yan. Sa kabila, hindi nakikita yung air tattoo niya mga kapaps, sa kabila po kasi. So tapos ito yung mga nanganak natin mga kapaps, meron po tayo nanganak dyan. So meron po tayo nanganak dyan mga kapaps. Marami po yung kids, meron po siyang 6 kids, ito 5 kids, ito naman is 5 kids, at saka ito, ito naman talaga is meron po itong 4 kids, ito yung anak ng ating F1 Cali, yan. So, ang papa nito is F1 din, so upgraded Cali na po ito talaga, no, hindi po natin pwedeng sabihin na F1, kasi nga ang F1 is 50%. Wait lang mga kapaps, na 50% po ng dugo ng Cali, at saka sa kabila naman is 50% po din ang dugo ng Cali. So pinagsama is babalik ba sa pure? Ha?
tawag ba doon? Parang hindi, mga kapaps, no? Siguro, sa tingin ko is babalik siya sa F1. I-wait lang, i-research ko muna yan, mga kapaps, no? Kung F1 to F1 is ano ang lalabas. So, pasensya na po, hindi po ako makakapagsabi kung ano po talaga. Basta, sa may alam na lang, mag-comment na lang po kayo kung ano po ang labas ng F1 to F1. Kasi, naisip ko kasi kaagad na is ay upgraded. Kaso may 50% yan eh. 50% ng Cali. Kasi half siya. 50% din doon sa isa. So pinagsamid, kukunin yung 50%. Siguro para sa akin, babalik siya ng F1 muna. No? Babalik siya ng F1. Kung hindi babalik ng F1, is automatic magiging pure siya. So ito yung kits niya, mga kapaps. Dalawa po yan. Tapos ito din. Apat. Anim ito. Ang isa. Patay. Hindi ko alam kasi nakita ko na lang is kinain niya yung kits. Yun nga, sabi ko nga, bawal po talaga maghawak po talaga ng kits habang wala pa pong balahibo. Kasi nga may tendency na kakainin niya. Kinain nga niya, mga kapaps, no? Salbahis to yung F1 Cali natin. So, ang nangyari naman sa isa, buhay. So, anim ito eh. Ang isa is buhay. Ang problema, parang hindi niya pinadidi. So, kaya hindi nakapagdidi, kaya namatay. So, yun yung nangyari. So, anong naiwan na lang sa kanyang kits is apat. So, pero healthy po talaga, mga kapaps, no? Pero, ngayong katapusan is meron po tayong coming na pure Californian white, no? Hindi pa po dumating pero nabili na po natin. Kukunin pa lang natin, mga kapaps. So, thanks God kasi nag-another one na naman tayo ng pure Cali. Kasi F1 lang po yung ating available na back doon sa dulo. So, ngayon is nagkaroon po tayo ng pure Californian white na rabbit. At meron din tayong pure Palomino. Kaso ang si pure Palomino is 3 months pa po yan. Hindi pa po natin pwede ipakasta or ipabreed yan. So maghintay tayo ng 2 buwan. After 2 buwan is makakaproduce na rin tayo ng F1 Palomino. So ito yung upgraded natin na Palomino. So ngayon is anak lang po ito ng mga F1 natin. So ibig sabihin local yung mama, automatic yung kids natin is upgraded. So pag local yung mother, automatic yung kids is upgraded, mga kapaps. So, ito is F1 to F1. Nakalimutan ko talaga. Parang F1 balik at or magiging pure. Wait. I-research natin, mga kapaps. Sa nakakaalam nga, comment lang po kayo. So, yan, mga kapaps. No, napapansin nyo is yung dalawang kits natin. Nagpapahinga po sila. Apat sana yan. Namatay yung dalawa. Ito, anim is namatay yung dalawa pa rin. So, apat na lang. Pero thanks God. Successful at sobrang healthy po ng mga kits niya, mga kapaps. Grabe. Sobrang healthy po talaga, no? Kitang-kita nyo naman din, no? Healthy po talaga yung kids, mga kapaps. Wala po akong masabi. Tapos, yung mother doon natin is tumitimbang po sila ng 3.3. Ito naman is 3.2. So, ganun sila kalaki, mga kapaps, no? Yung isang kali natin, ayun nga, feeded nga lang din yung ano natin. Kasi nga, papa nito, pure kali, ang mama naman nito is pure chinchilla. 'Di ba? Mostly mga kapaps, nakita natin ang pagbreeding is minsan more na lang is Californian white, tapos ang isa is New Zealand white. So ibig sabihin po F1 yung labas. So ito naman, ginawa dito ang lalaki, ang back na ginamit ng papa nila or yung back na ginamit is pure Californian white. Tapos ang ginamit naman din sa babae is chinchilla. So ito yung produce, mga kapaps. So nagmana ito sa papa. Pero yung isa dito sa man ay yung isa dito, ayun na, wala na pala dito, nabinda natin. Is nagmana din sa mama, mga kapaps, no, na kulay gray. So yun ang nangyari. So yan, meron din tayong 5 healthy kids. So ito is 6 kids to, kaso yung isa is patay talaga pag birth niya. Ito, mga kapaps, marami nagsasabi na kwento na lang natin. Marami nagsasabi na pag once po naubos yung kits niya, namatay po yung kits niya, naubos, namatay sa pag-birth niya o sa pagsilang niya. Ilang araw po din natin sila ipabreed ulit. Sa akin, mga kapaps, unang anak nito is 4. Ang problema, namatay yung 3. Tapos may kasabayan po siyang nanganak. So ang nagawa ko kasi isa na lang naiwan, pina-adapt ko kaagad. Ito 'yun, oh. Pina-adapt ko kaagad. So ito yung anak niya, mga kapaps, no. Yan. Yung kulay gray na 'to. Yan. Yan, yung kulay gray na 'yan, anak po niya 'yan. So isang buwan pa lang 'yan mahigit, ika 45 days ngayon.
So meron po siya, sa 20 pa pala. So meron po siyang kapatid na kagad. So ito na. So iyon is pina-adapt ko lang 'yon. So ang nangyari kasi namatay yung tatlo, isa ang naiwan. So pina-adapt ko. After noon, pinaghintay po ako ng 10 days. So 10 days lang po makapaps na hindi na po gagawin niya na isang buwan kasi sayang. Kasi pag was po kasi na papalakihin ko mismo sa kanya tapos nag-iisang kits lang, isayang yung araw, no? Isang buwan mo siya papakainin tapos isa lang inaalaga niya. So ang gagawin niyo, pag once may kasabayan siya, iskunin niyo na kagad yung kits kung isa lang naman din kasi nagsayang lang po yan kayo sa oras at saka sa panahon, lalong-lalong lang po sa pellet, no? Sayang po kasi isang buwan mo siya papakainin sa isang anak lang, so sayang. So ang gagawin niyo, kung pwede, kunin niyo na lang kaagad. Ipapa-adapt niyo sa kahit sabihin natin may isang linggo, baka mabuhay, pero pag isa lang kasi makapops na sa akin, hindi na po yan. Hindi ko na yan pinapalampas. Kinukuha ko na kaagad yan. Kung ano mangyari, mamatay man siya or hindi, kinukuha ko na yan. Kasi nga, nagsayang lang po siya ng oras or araw. So, pinapasa natin kaagad sa kabila. Tapos, maghihintay tayo ng 10 araw para pwede na natin po silang i-bred ulit. So, hindi marami nagsasabi nakakaawa. Pero, ganun po talaga. Pag once negosyo po yung target niyo, huwag po kayong mag-aalangan sa isang rabbit lang na bubuhayin ng mother doe na yan na isang buwan. Kasi isang buwan mo siya papakainin sa isang kit. So, sayang yung araw. So, kung pwede, ay lipat nyo siya sa isang may bagong panganak. Kaya nga, sabi ko sa inyo, huwag kayong magpapabreed ng mother doe na siya lang mag-isa sa isang araw. Dapat may kasabayan po siya. Para po, pag was mga anak at magkakaproblema yung isang mother ninyo, pwede nyo ilipat kaagad yung kits. So yun, napaka-importante yun makapaps. Huwag kayong magpapabreed ng nag-iisa po lang. Dapat dalawa o tatlo o mahigit pa. Dapat sa isang araw, ganun po kayo magbreed. Sabay-sabay, huwag po kayong paisa-isa lang. Kasi nga, pag once magkakaproblema yung rabbit ninyo or yung mga kits ninyo, kayo din ang magkakaproblema. So yun, hanggang dito na lang makapaps. At maraming salamat din at sobrang haba na pong vlog natin. Paalam, bye-bye!